Hello, good day. Good day sa lahat ng mga nanonood natin ngayon, mga aspiring entrepreneur. Kamusta kayo diyan? Ano ba yung mga pinagkakabala natin ngayon? Again, good day to all sa mga manonood pa or nanonood na. Please, if you like this video, please do share para may mas baka may makatulong tayo sa video na ginagawa ko ngayon sa anumang ginagawa nila na mga business ngayon or nasa man sila ngayon, nasa trabaho ba or ano ba yung routine na daily ginagawa nila. Hope makatulong yung topic natin ngayon for this day. If you like this video, pwede mo itong i-share para mapanood din ang mga inspiring entrepreneur natin na mga kababayan para makatulong tayo. Okay? Our topic for today is what is the difference of online business and offline? Okay? Unahin po natin is yung offline business. Kasi maraming nagtatanong dyan at nalilito pa, what is offline business? Offline business po is, maraming form siya, is about form of store, product, services. Okay? Ang open business is very energetic ka niyan or very always ready ka when performing in offline business. Okay? Ang offline business din is which maganda rin 'yan kasi interaction niya or collaboration 'yan ng mga tao or customer or prospect or possible buyers ng business mo. Or ano bang business na ina-offer mo. Offline business is yun yung mga time na nakikipag-usap ka manually, personally, and you can do collaboration with your services or product na ina-offer mo sa kanya. Sample of offline business is just like you have a store, may tindahan ka. Siyempre, kung may tindahan ka, yung mga customer mo need talaga pumunta ng tindahan mo para bumili or ano man yung gusto nilang gawin sa store mo. Halimbawa, sa store mo may kape ka dyan, pwede silang uminom ng kape. Or ma-wifi o pwede sila niyang while drinking coffee. Same time, nag-internet kung halimbawa yung store mo may wifi or internet access. So, yun yung simple or one of the offline business dito sa Pilipinas or any location na nasaan ka. Offline business din kasi marami siyang differentiate like product selling offline. You can collaborate to the person na interested sa product mo. So, that's the time na mag-uusap kayo. Collaborate mo yung ano yung benefits ng product na ini-endorse mo. At same time, ano yung maging benefits niya kung halimbawa naging part siya ng business mo, member ba, or affiliate ba. So, yun yung isang form ng offline business. So, ano yung disadvantage or maybe advantage niya sa offline business? Unahin natin yung advantage. Advantage is nakakausap mo yung customer, nakaka-collaborate kayo kung ano yung gusto niya sa product,
nalalaman mo yung ano yung interest niya, bakit gusto niya yon. So, maganda yung kasi personally mo siyang nakakausap para malaman niya rin yung kung ano ang maging progress pag ginamit niya yung product or ginawa niya yung business. Okay? Sa disadvantage naman, disadvantage is kagahol talaga ng oras na makipag-usap sa kanya personally, collaboration kayo personally. Siyempre, meron kayong designated siguro sa pag-uusap nyo naman, pag-arrangement nyo, meron kayong designated na location na makapag-uusap personally, collaboration, explaining about the product you offer, ano ba yung pwedeng gawin niya dyan for benefits niya. Okay? So, yun yung advantage saka disadvantage ng offline business. Kasi, you can do it manually, personally. Kasi, need mo kausapin yung tao. So, that is the form of offline business. Okay, alright? Again, that is the form of offline business. Okay, dako naman tayo sa offline online business. Online business is a form of online lang siya. Kumbaga, you can do it in the comfort of your home with the access of internet. Kahit anong internet na provider 'yan. Also, yung may existing na kayo, nagagamit nyo. Online business is a lot of form, like digital business, tutorial business, seminar business, or any kind of services na nagagawa mo siya through comfort of your house. No need mong umalis ng bahay, no need mong makipag-collaborate personally, or explain your services or product manually, or collaborate personally. Dahil pwede mong gawin siya through internet. So, paano ba yun? Paano nangyayari yun? So, limbawa, if you have Facebook also, yung interested sa product na in-offer mo or services, may Facebook din siya. So, ang nangyayari dun, nagko-collaborate kayo through chat or messaging sa Facebook nyo or sa laptop nyo. Nagpapalitan kayo ng mga question and answer para malaman mo rin, malaman niya rin kung ano ang benefits ng offer na binibigay mo sa kanya or services sa form of online business. So, pwede mong gawin yung business na ito at the comfort of your time, kahit saan ka man, or halimbawa, dala mo yung sample, may laptop ka, gusto mong mag business doon sa mall na may access ng internet. So, pwede mo siyang gawin anywhere at the comfort of your time. So, hindi ka na pressure na need mong umatin doon o pumunta sa location na pinag-usapan nyo. So, ang disadvantage niya naman tsaka advantage, meron din. Isa natin sa disadvantage. Ang disadvantage naman is kapag online business tayo is halimbawa online business na yung ginagawa natin. Biglang nag-brand out. Siyempre, brand out or blackout means totally walang kuryente, walang internet access, and hindi mo magagawa yung business mo kasi brand out or blackout. And then, hindi mo rin alam kung anong oras babalik ng kuryente. Maliba na lang kung may notification kayo ng services ng provider nyo about sa outage ng kuryente, kung part ba yung lugar nyo na mawawala ng kuryente. So, at least doon malalaman mo kung part ba kayo ng lugar na may outage ng kuryente or brownout or blackout. O, ang advantage niya naman as a online business is nasa comfort of your house ka lang. No need mong makipagsiksikan, bumiyahe,
umisi ng maaga para mag-prepare to collaborate to the person na interested sa business mo or sa services na in-offer mo. Pwede mong gawin yung business mo, online business, in the comfort of your time. Halimbawa, tinanghali ka na nagising. Pwede mong gawin. Kung tanghali na. O after lunch mo na gawin. Or mamayang hapon na. Or depende sa gusto mong oras. So, that is the advantage of online business. Kasi you can do it freely. So, yun yung mga kaibahan ng offline business sa online business. Kasi pwede mong gawin siyang offline, pwede gawin yung online. Although rin, pwede mong pagsamahin yan. Yung offline, i-transit mo sa online. Kasi maraming way ang offline, pwede mong i-divert into online. Depende na rin sa iyo. Halimbawa, may product ka. Wala kang time na makikollaborate sa tao. Pwede kang gumawa ng FB page mo. Isa po yan ng strategy para ma-endorse mo rin yung product mo o services sa social media. From offline, i-transfer mo to siya to online. So, ang ma-advise ko is gawa ka ng page ng anumang services o product na yan. Then, lagyan mo ng mga info mo about the product services, then igawan mo ng page sa Facebook or any social media na meron ka. So that's the time yung mga public, pwede lang makita yan. And then, kung makita nila yan, magustuhan, dyan mag-create ng curiosity yung mga tao, at same time, mag-inquire ng services or product or business mo na ino-offer. So, yun yung way na strategy na ma-advise ko sa mga nag-uumpisa ng business or services nila na ginagawa. Okay? Okay, hope may natutunan po kayo sa video na ito kung ano ba ang difference ng offline and online business. Okay, again, this is Coach Saulo. Thank you for this another moment na nakapag-share ako ng info sa mga inspiring and nag-start na sa online business nila or sa offline business nila or ano man yan. Hope may matutunan kayo dito sa ginawa ko na video. And if you like this video, please do share and follow my page for another video na i-upload ko or gagawin ko. Or please do comment din sa baba kung ano yung topic na gusto niyong pag-usapan natin para may ma-share ako na advice or tips. Again, this is Coach Saulo. Nag-iwan ulit ng isang motivational quotes. Success is never final. Failure is never fatal. Okay? Simplong quotes lang po yan pero nakatatak na po yan sa mga entrepreneur, mga businessman. Also me, nakatatak sa akin yan na isang online entrepreneur, online business. Maganda po siya sa atin na meaning. Maraming meaning po yan so, in terms of business. Okay? Hope may tutunan kayo at nagustuhan niyo ang video na ito. Again, until next video, salamat po. Thank you. God bless.